Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City. Narito na ang mga pinakamahalagang balita sa oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nais ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pag-ibayuhin ang bilateral ties sa pagitan ng Pilipinas at ng bansang China. Sinabi ito ni Marcos Jr. sa pakikipagkita niya kay Chinese Vice President Wang Qishan matapos ang inaugurasyon sa National Museum. Ayon kay Marcos Jr., ang magandang ugnayan ng Pilipinas at China bilang kapitbahay na bansa ay may malaking benepisyo sa magkabilang panig. Umaasa ang bagong Pangulo na sa ilalim ng kanyang administrasyon magkakaroon ng mas malalim na relasyon ng Pilipinas at China para sa mga proyektong pangkaunlaran maging sa pagharap sa mga hamon ng rehiyon. Samantala, nagpaabot ng pagbati si Chinese President Xi Jinping kay President Marcos Jr. Sa liham na ipinarating sa Chinese Embassy, nagpahayag ng pag-asa si Xi sa magandang pakikipag-ugnayan sa bagong administrasyon at umaasa ng mas magandang kabanata sa pamahalaang Pilipinas. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang veteranong career diplomat na si Enrique Manalo bilang Foreign Affairs Secretary. Papalitan ni Manalo si Teodoro Locsin Jr. Hindi na bago sa 69-year-old na si Manalo ang kagawaran na pinagsilbihan niya bilang Acting Secretary noong 2017 matapos mabigong kumpirmahin ng Commission on Appointments si Perfecto Yasay. Nagsilbi rin siya bilang Philippine Permanent Representative to the United Nations sa ilalim ng administrasyon ni former President Rodrigo Duterte mula 2020 hanggang June 30, 2022 at naging Undersecretary for Policy ng DFA. Umabot sa 1,309 ang naitalang bagong kaso kahapon ng COVID-19 na pinakamataas na arawang kaso mula noong Pebrero. Patuloy ang pagtaas ng COVID-19 cases sa National Capital Region at ilan pang lugar tulad ng Davao del Sur, Cebu, Benguet, Laguna, Batangas, Pampanga, Bulacan at Iloilo. Tumaas sa 7.5% ang positivity rate o porsyento ng nagpopositibo sa COVID-19 sa National Capital Region. Niyanig ng magnitude 6 na lindol ang lalawigan ng Cagayan Biyernes ng umaga. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, tectonic ang origin ng lindol na tumama 27 kilometers ng Dalupiri Island bandang 2:40 ng madaling araw at may lalim na 27 kilometers. Naramdaman ang intensity 5 sa Apari at Calayan sa Cagayan at sa Flora Apayao habang intensity 4 sa Peña Blanca at Tuguegarao City. Walang inaasahang pinsala ang PHIVOLCS pero inaasahan ang mga aftershock. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosaline Sinchongko, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. Music.